Welcome back to my channel. Ngayon naman po ay share ko po sa inyo kung paano gumawa ng special macaroons. Ito lang po ang ating mga gagamitin. So, gagamit po tayo dito ng anim na itlog at hihiwalay natin ng egg yolk sa egg white. And then, ibibit po natin ng egg yolk. And then, gagamit po tayo dito ng butter. So, gagamit tayo ng 1 bar or isang bar ng butter. Ito ay 200 grams. Pwede po kayong gumamit kahit anong brand ng butter. Ayan. So, ibibit po natin ito hanggang ma-achieve natin ang ganitong texture. Then, maglalagay tayo ng 400 grams ng white sugar. And then, ibit natin ito uli hanggang ma-achieve natin ang ganitong texture. Maglalagay tayo ng isang lata ng 300 ml na condensed milk. So, ganun pa rin, ibit natin ito hanggang sa ma-achieve natin ang ganitong texture. And then, maglalagay po ako dito ng whole egg, dalawang whole egg. So, kasama yung egg yolk and egg white. At maglalagay din po tayo dito ng cake flour ang ginamit ko. So, 1 cup ng cake flour and 1 half teaspoon ng baking powder. Okay, after nating masala ay imimix po natin ito para mag-combine ang lahat ng ingredients natin hanggang ma-achieve natin ang ganitong texture. Maglalagay din po ako dito ng butter flavor. So, ito po ay mabibili nyo po sa Shopee. Alam ko meron po neto. Or sa mga bakery product supply. So, ngayon ang gagawin naman po natin ay ibibit po natin ang ating egg white. At maglalagay ako dito ng 1 cup na white sugar. Gradually po natin itong ilalagay hanggang sa maubos po natin ang 1 cup ng sugar. So, ibit po natin ito hanggang ma-achieve natin ang ganitong stiff baked na meringue. And then, pagsamahin po natin ang meringue and then yung naunang mixture natin kanina. So, ayan. Haluin muna natin. And then, maglalagay ako dito ng food color na egg yellow. So, bahala po kayo kung gusto nyo pong mas matingkad or light lang. And then, ito pong desiccated coconut, 500 grams. Or kalahating kilo. So, meron pong nabibili mga kasosyo na medyo yung hibla ng desiccated natin ay medyo makapal. Or medyo hindi siya ganong ganito kapinos. Wala po kasing available ngayon na ganong ano, texture. So, ito lang po ang nabili ko. Medyo pino po siya. So, ayan. So, ready na po tayo para maglagay sa ating molder. Gagamit po ako dito ng piping bag. So, hindi na po ako gagamit ng piping tip. Ganito na lang po. Para yung mga walang available na piping tip, pwedeng ganito na lang. So, ayan. Ready na po tayo. Ito pong molder ko mga kasosyo ay may nabibili pong ganito sa Shopee.
At meron din pong nabibili sa mga bakery product supply. So, ayan. So, bake po natin ito ng 20 to 25 minutes sa temperature na 180 degrees Celsius. Ito na nga po, luto na po ang ating macaroons. Ano, nakagawa po tayo ng 120 peraso na macaroons. At pwede nyo po itong ibenta ng 4 pesos kada isa. So, ang benta ko po nito sa aking store ay 4 pesos kada isa. So, kayo po kung gusto nyo gawing 5 pesos kasi masarap naman po talaga siya. Special siya. Kasing lasa niya po yung nasa Goldilocks. So, sana po nasundan nyo ang aking recipe. At para sa kumpletong listahan po ng ating ingredients ay nakasulat po ito sa description box sa baba. So mga kasosyo, thank you for watching. Sana po nakatulong ito sa inyo. At para po sa mga karagdagan pang mga recipe natin na pang negosyo recipe, mag-subscribe lang po kayo and hit that notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang gagawing video. Thank you so much for watching. Bye-bye!